Magandang araw mga kapatid. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang mga palatandaan o simptomas ng malapit nang masira yung stator coil natin para maiwasan natin na itirik tayo sa kalsada. Kasi bago pa ito tuloy ang masira, nagbibigay ng mga palatandaan to. Pero bago ko ituloy yung pag-uusapan natin, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na, pindutin mo yung notification bell at kalimbangin mo para ma-notify ka sa mga susunod ko pang video. Yan. Ngayon, pag-usapan na natin yung mga palatandaan ng stator na malapit na masira. Pero kung alam mo na tong video na to, mga palatandaan na to, comment ka sa baba. Baka may dadagdag ka pa para makatulong tayo sa mga nagmumotor. At kung ikaw ay baguhan pa lang na nagmumotor, tapusin mo tong video ko para malaman mo at magkaroon ka ng idea kung ano ba ang mga dahilan na malapit nang masira yung stator coil natin. Yan mga kapatid, ito yung stator natin. Itong stator natin, may dalawang coil to. Tinatawag natin itong coil, lighting coil at saka primary coil. Itong lighting coil na to, papunta to sa mga ilaw natin. Ito yung nagbibigay ng mga ilaw o kuryente papunta sa ilaw. At ito namang primary coil natin, ito yung nagbibigay ng kuryente papunta sa CTI, sa ignition coil at sa spark plug. Ngayon dito tayo magpo-focus. Ito yung pag-uusapan natin kung ano ba ang mga dahilan nito. Yan. Ang una ay ang walang minor. Magtataka kayo, walang minor. Opo, marami pong dahilan kung bakit walang minor yung motor natin. Isa po sa dahilan o palatandaan na malapit na rin masira yung stator natin. Pangalawa, hard starting. Ang hard starting din po ay marami rin pong dahilan o mga sanhi kung bakit nagiging hard starting yung mga motor natin. Pero isa rin po ito sa dahilan ng stator kung bakit malapit nang masira. At pangatlo, pag yung motor natin mainit na, bigla siyang namamatay. At pag pinadyaan nyo o pinastart mo, nabubuhay uli. Marami rin pong dahilan ng mga ganyang kaso ang nagiging mga posibilidad na meron pang ibang problema. Pero ito po ay isang dahilan din na malapit ng masira yung stator natin. Pang-apat po, hugutin nyo yung spark plug cap sa tension wire at ilapit nyo po ito sa body ground o kahit sa makina. Sukatin nyo po na mga 1 inch yung pagitan simula sa body ground. Pag hindi na po umaabot, napakahina na po ng kuryente noon. Ibig sabihin, konting-konti na lang bibigay na yung stator natin. Kasi po, kung sira yung CTI natin, hindi po siya magbibigay ng kuryente at kung sira yung stator natin. Ibig sabihin po, yung CTI natin buo at yung stator natin buo. Yan po yung mga dahilan na malapit ng masira yung stator natin na kailangan natin magpalit para hindi na tayo abutin ng tirik sa kalsada. Yan, maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan nyo itong video na to, palike na lang at pashare na lang po sa iba para mapanood pa at mayroon din matunan kahit paano. Maraming salamat po ulit sa konting oras sa panonood nyo.